Magandang araw mga karabit! Welcome pong muli dito sa Nayogis Pets. So ngayong araw, yung isa sa mga ibablog natin is yung mga breeding techniques, no? O paano ba yung ano, paano ba yung tamang pag-breed ng mga rabbit natin. Kasi nga, may mga past videos na rin naman tayo dito, pero gawa na tayo ng bago para updated, no? Kasi ang akala ng mga bago, bago pa lang sa pag-alaga ng rabbit, eh madali lang yung pag-breed ng rabbit. Kasi nga, no, yung rabbit is a prolific breeder. Kaya lang, iba yung case pagdating sa domestic rabbit. So yung mga rabbit na nakakulong, mga domesticated rabbits, iba yung case. Medyo mahirap yan. So ayun, mag-share kami ng video kung paano ba natin masabi nagkaroon ng successful breeding ang isang rabbit, isang doe, at isang buck. So before that, i-explain lang natin sa inyo yung mga ano, yung mga conditions na dapat tayong alamin at tandaan bago tayo mag-breed. Siyempre, dapat before tayo mag-breed, kailangan sa tamang age ng ating mga rabbit, no, is ano yan, mga sa 5 to 6 months dapat ideally yung edad ng rabbit before tayo mag-breed. And then siyempre pa nag-breed tayo, dapat nilalagay natin yung doe o yung babaeng rabbit dun sa kulungan ng buck. Hindi the other way around, no, kasi nga hindi mangyayari territorial kasi yung mga rabbit. So pag yan ay baliktad na ginawa nyo, nilagay nyo yan sa yung buck sa kulungan ng babae, teritoryo nyo, mag-aaway sila. Dapat talaga yung babae yung ilalagay natin sa kulungan ng buck. So ayun yung mga cases na dapat nating tanda. Syempre, yung ibang mga dapat din yung rabbit natin is healthy, no, wala silang sakit, walang mga parasite para at least maging successful yung breeding natin. Tapos i-consider din natin dapat yan yung summer sterility pag sobrang init, no, saka mait na mait yung parahon, nagkakaroon ng summer sterility yung buck. Tapos yung doe naman pag sobrang init ng panahon, ayaw nila magpasampa, hindi sila recessive, no. Talagang reluctant yung doe, ayaw magpasampa. So alam naman natin na yung rabbit is wala silang heat cycle. Yung kanilang egg cell ay nilalabas ng kanilang hormones at na-stimulate ito during mating. Sabihin, mag-meet muna bago sila maglalabas ng egg cell. So hindi sila kagaya ng other na mammals. So ayun lang yung mga bagay na gusto nating i-share sa inyo. Meron kaming video, no? So sa video nito, papakita namin sa inyo kung paano natin masabing successful yung mount ng rabbit. Kasi minsan hindi nagiging successful, so mag-lead yun sa hindi pagbubuntis ng rabbit natin. So ayun mga karabit, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel namin, subscribe nyo po kami, Nayogis Pets, at para lang kayo lagi updated sa mga new videos, learning, sa mga best practices na ino-offer at binibigay namin dito sa Nayogis Pets. Shoutout pala dyan kay Precious, no, yung ating videographer na napakasipag. Yan, siya yung videographer natin. Tapos yung ating director, bigyan mo naman ang ating director, si Boss Nation. Aming director si Boss Naish. Like nyo rin po yung page namin sa Facebook, Naish's Pets. So ayun, maraming salamat. Bye-bye. So ayun mga karabit, no, ito na yung ano natin, back natin. So inilagay natin yung ating doe dun sa kulungan ng back. Gaya ng tamang procedure. So pag nilagay natin yan, makikita natin na minsan inaamoy-amoy ng back yan. Yan parang courtship nila yan, eh. Tapos kasi yan, territory ng buck yan yung cage. So kung mapansin natin, hindi ganoon ka-aggressive si doe. Nangyari kasi pag ano yan, pag sa cage ni buck, nagiging aggressive yan si doe. So dapat ilagay natin yung doe sa cage ni buck pag mag-mate tayo. So usually ganyan yung nangyayari. Kasi tingnan nyo, minsan may mga buck na sumasampak agad, pero sa cage niya hindi siya ganun. So ang goal natin is at least makakaroon ng tiyatawag na fall off. Oh, so after mag sumampa yung buck, magme-mate sila. So ang goal na check natin is dapat ay magkaroon ng successful na full of si buck. So yan, wait muna natin. Na-check na rin natin yung ano niyan, yung yan, pansin niyo yan. Okay, so makita niyo inangat niya yung kanyang hind leg, at yan yung tinatawag nating successful fall off. So minsan kasi pumapatong lang o sumasampas si buck pero walang fall off. So pag walang fall off,
wala po yan, hindi nagkakaroon ng tinatawag na successful mating. Sa ganitong case, ang need natin is at least 3 to 5 na fall-off para maging okay na. So, iniiwasan din po natin yung tinatawag na semen flushing. No? Yung semen flushing kasi nangyayari yan pag after ma-mate ni doe is umiihi siya. So, nangyari na flush yung semen, which may lead sa false pregnancy o hindi na bubuntis yung ating mga rabbit. So, sa ganyan, pag ang ginagawa namin, pwede mong alisin si doe, tapos i-check mo kung nahihit nga sa tamang part yung kanyang yung semen, or baka kasi minsan may mga back na hindi tumatama eh, nagmi-misfire. Tapos, ayan, ang gawin natin, wait na lang natin, usually what is 30 minutes na ganyan, okay na yan, pwede nating alisin. So, ayan, katulad niya, wala pa siyang ilang hits pa lang. Sa amin kasi, may mga nagkatanong kung if okay ba yung one hit. Sa one hit, may chance pa rin naman mabuntis. Hindi naman kasi sukatan yung dami ng pag-hit. Ang ginagamit lang natin, at least, diadami natin at least 3 to 5 na hits. Kasi, ang goal natin doon is at least mapataas yung percentage na magbuntis. And then, mas mataas yung percentage na marami yung kits na ilalabas niya. Again, kasi lagi natin tatandaan, ang walang hit cycle, ang mga rabbit, yung kanilang egg cell ay nire-release upon stimulation. So, ayan, pag may ganyan, may stimulation, may nangyaring mating, saka lang nagkakaroon ng release ng egg cell. Hindi siya katulad ng ibang mga mammals o ibang mga hayop. So, ayun, katulad yan. Yung ganong case, bago yating ilipat yung for comfortable na rin sa kanila, saka for easy access ng mating, bago yating galawin yung mga rabbit natin. So, ayan, sa ngayon, medyo bata pa kasi yung back natin na to, mga nasa 8 months to 9 months pa lang to. So, hindi pa siya ganun ka expert pagdating sa pag-breed mga pag mga ganyang case, mga batang back, dapat ang bibigyan natin is yung mga hindi na virgin o yung mga hindi mga sanay ng doe para hindi na rin mahirapan yung back sa pag-mate. So, ayun lang naman yung mga dapat natin tandaan sa pag-breeding. Dapat magkaroon ng tinatawag na fall-off, and then dapat at least 3 to 5 na hits. Mga ganyang case din na para maging sure na mabuo, 'di ba, yung natin. And then kami dito, nagbe-breed kami usually minsan gabi o madaling araw. So ayan, nakita niya hinangat niya yung hind end niya, and then yung fall up. Minsan nagkakaroon niya ng kinaagat nila yung mga balahibo ng yan, katulad yan, may mga tanggal na balahibo. Sobrang gigil ni back. Ayan o. Yan ay yung balahibo na tanggal, nakagat niya kasi yan. So ayan mga karabit, no? At least na bigyan namin kayo ng some ideas o mga proper breeding techniques na pinapractice namin dito sa Nyasha's Pets. Again, ang natin is make sure natin na tama yung edad ni doe at ni buck para more chance na magkaroon ng magandang kinalabasan yung ating breeding. Tapos ayun, dapat may kompletong water, tubig. Ito, isang rabbit natin, buntis na yan. So, may grass dito, may food, para at least condition lagi. Yung mga rabbit natin, kailangan before natin silang is condition sila. Again, dito, gabi ngayon sa amin. So, usually gabi kami nagpapa-meet. So, ayun, mga karabbit, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin at pag-follow sa aming channel. Sana kami na patuloy na nakakatulong para sa kaunlad ng ating industry. Maraming